bato-bato sa langit ang tamago at magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Spokes Jeff Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jeff Channel. Puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan, para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato sa langit ang tamago at magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Spokes Jeff Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jeff Channel. Bato sa langit ang tamago at magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Spokes Jeff Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jeff Channel. Walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Spokes Jeff Channel, asahan mo, balita totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Spokes Jeff Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jeff Channel. Bato-bato sa langit tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Spokes Jeff Channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokes Jeff Channel. Magandang hapon po sa ating lahat. I mean, good evening. Ewan ko ba nasanay ako sa hapon? Oo, good evening po sa inyong lahat. Welcome po to the evening edition of UKP, Ulat, Komentaryo at Payo. This is your spokes, Jet, delivering the news and the commentaries that come with the news. Ngayon, bago tayo magsimula, nais ko po kayong kumustahin. So please reply po tayo sa live chat kung kumusta na kayo at kung ano po ang ginagawa nyo ngayong gabi. Para syempre, banding-banding tayo. And by the way, i-announce ko po sa The Ilocano Educator Show ay tatalakayin po natin ang isang crucial na issue. Basta surprise na lamang po yun at malalaman natin sa Sabado. Ngayon, bago tayo magsimula, ay nais ko pong batin po kayong lahat na mga kaibigan ko sa MISMA na aking mga pinakamamahal at syempre ang aking mga kuya at ate, lalo na at mga nanay at tatay ko. And of course, tangkilikin po natin pala ang ating mga kaibigan sa MISMA. Oo, sina Mami Peng, sina Kuya Bagti Channel, si Kuya Munting Tinig TV. Welcome, Kuya Munting Tinig TV! Welcome to Luzon. And of course, Tiger99, Trunks, Reacts Channel, Banat Boy, Tatay Benji Contreras Jr., and of course, Kuya Alibugha.
Yes, kaya ako last na magme-mention sa sarili dahil syempre mga kuya at ate ko muna. And ngayon ay nais ko rin pong malaman ninyo na patuloy pa rin ang misma sa pakikipaglaban para sa katotohanan, sa wasto, at saka sa kung ano ang mabubuting gawain ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay tatalakay natin ang isang issue na sadyang kinakailangang pumukaw sa ating atensyon. At ito ay tungkol sa pagkakaroon ng job mismatch. Oo. Pero bago yan, tatalakayin po natin na may mga sektor ng lipunan na sadyang naghihimok sa ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng better job para sa mga youth, na mag-create ng ano, ng mga trabaho, sapagkat sa panahon natin ngayon ay nagaganap pa rin pero hindi naman kasing palasak ng noon yung mga contractualization, yung mga underemployment and unemployment. Kasi sa totoo lang, malaki na ang nabawas sa unemployment. Kaya syempre, halos marami na talaga ang nasa workforce, kasama na ang mga kabataan. At dito, sa artikulo, ditong March 23 lamang, oo, last 2 weeks ago, or should I say 3 weeks ago, ay hinimok ng World Bank ang Pilipinas, oo, ang ating pamahalaan na gumawa ng ano, na lumikha ng mga trabaho. At ito, sa kabila ng mga pangyayari na hindi natin kontrolado, kagaya ng pandemya at saka pagkabagsak ng ekonomiya, ay maganda nagawa ng paraan ni Pangulong Marcos at nagagawa pa rin niya na tugunan ang suliraning ito. Sapagkat ito ay napakahalaga para sa ating lipunan. At sadyang hindi tayo matatahimik hanggat sa ating ano, sa ating natutugunan ang suliraning ito. At ito, maganda rin ang sinabi ng World Bank, oo, may point ito kahit papano, na ang mga young na mga Filipino na nasa workforce ay talagang nakatutulong sa pag-boost ng economy. However, para sa akin naman ay dapat may equal ano, may equality. Dapat din pati yung mga more experienced, more seasoned na workers din ay ituring na nakapag bibigay ng tulong, nakapag-contribute sa kagandahan ng ating ekonomiya because they are well versed in their careers. They have more experience and they leverage also on their seniority and their okay, their lessons as they pursue their career paths. And we all know that we all know na kinakailangan talaga na ang mga youth natin ay talagang mabigyan ng pagkakataon at mahimok na sila ay maghanap buhay. At hindi lamang para kumita, ngunit para rin sila ay makapag-ambag sa ating lipunan, sa pagkakaroon ng isang magandang ekonomiya. At ito, itong isang balita na talagang kinakailangan natin na himay-mayin. At ito, ayon sa Commission on Human Rights, gumawa ito ng report tungkol sa mga graduate ng pandemic generation. At ang nangyari ay gumawa sila ng situational report at nalaman nila na marami sa mga fresh graduate na nakatapos mula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan ay nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. At ang dahilan nito ay napakarami. Unang-una na salik na kinakailangan nating isalang-alang ay ang
kakulangan sa interaction. Sapagkat noong nagsimula ang pandemya, nag-revert ang DepEd at ang CHED sa online classes. At dahil doon, marami mga mag-aaral talaga ang nahirapan na mag-adjust. At isa na ako sa mga yun, pero noong una lang yun. Eventually, natutunan ko rin. Eh, syempre, nasa PhD na. Pero di ko sinasabi na ang PhD, hindi nahirapan. Marami pa rin. At itong pagkapalasak ng online classes ay nagdulot talaga ng social isolation sa mga mag-aaral natin, lalo na yung mga ka-graduate. At sinasabi kong social isolation dahil bagamat nagkikita-kita sila online, nag-i-interact pati ang teacher, ay kulang pa rin ang face-to-face human interaction. Yung talaga mismo magkikita kayo, mag-uusap kayo, at magpupulungan kayo. Pagdidiskartehan ninyo ang mga gagawin ng mga aralin at ang mga ibang task. At ikalawa, dahil sa pandemya ay talagang nahirapan ng maraming mga paaralan, halos lahat, lalo na yung mga pamantasan at mga kolehiyo na mag-provide ng opportunities para sa on-the-job training. At ako mismo, nasaksihan ko yun dahil nung nasa MFI ako noong 2020, oo, yun yung huling taon na ako yung nagtrabaho doon, eh, naalaman ko na nag-resort pala sa online sapagkat limitado ang interaction eh. At saka dahil sa mga napakahigpit na mga lockdown at yung mga status na yung mga ECQ, ECQ, GCQ, MCQ, ay talagang natuliro ang mga paaralan as to how they will address this situation. At bagamat ito'y isang bagay na sa una'y nahirapan, eventually, nung medyo na-relax na ang mga restriction, ay bumalik na ang mga actual na on-the-job training or OJT. Kanya lamang, sa mga nagtapos na nung mga 2020, 2021, ay lubha silang nahirapan sapagkat sila ay nagkaroon ng kakulangan sa pagpapalawig, sa pagpapalago ng kanilang mga skill set. At ito, yung resulta ng CHR o Commission on Human Rights, in fairness naman, gumagawa naman ito ng tama, sana naman tuloy-tuloy ito, ay talagang gumawa sila ng focus group discussion sa mga teacher, employers, school administrator, mga kabataan, at mga opisyal. At lahat ay nag-agree na talagang hirap na hirap ang ating mga graduate, mapa-senior high man o college, dahil sa kanilang pagsabak sa workforce, ay talaga nagkaroon sila ng sinasabing culture shock. O, at itong culture shock ay dahil sa kulang talaga ang panahon at kulang din ang pagkakataon upang mga estudyante ay magkaroon ng actual, interactional, and face-to-face na practical application. Sinasabi natin ito dahil ito'y isang issue na dapat talaga natin na tugunan at talagang dapat nating unawain sapagkat kayrami ng mga kabataan natin ngayon na sadyang nahihirapan sa paghahanap ng trabaho. At hindi natin sila masisisi sapagkat there are circumstances beyond one's control. Ang tanging maisasagawa lang natin sa ngayon ay tulungan sila na mahone ang kanilang mga soft skills. Yan ang sinasabi ko. Soft skills, yan ang isang kulang din na dinevelop, hindi na develop talaga ng mga karamihan sa mga graduate. And when I'm talking about soft skills, tungkol sa communication, collaboration, yung pakikipag ugnayan ng mabuti, yung problem solving at iba pa. Dahil lagi na lamang nakaasa sa online class. I'm not saying that online class is bad, but we are talking about
the importance of human interaction. At ito, bukod doon sa mga salik na pagkapalasak ng online class at saka kakulangan ng mga training sa soft skills and practical application, yung kakulangan nun, ay mayroon talagang fierce competition. Actually, ito ay talagang tumatak sa akin as I was driving this morning with my sister going to her workplace. I dropped her off. Talagang tumatak sa akin yun. Sabi ko, this is going to be our topic for tonight. At talagang kinakailangan talaga na ito ay pag-usapan, ito talaga ay himaymayin upang malaman natin na ang mga graduate natin ay kailangan ng higit pang pag-agapay at pagpapalawig ng kanilang mga skill set. Bakit? Sapagkat marami sa mga kumpanya ngayon ay hikahos at bagamat sila hikahos ay nagsisikap silang bumangon at sa kanilang pag-angat, unti-unti ay napaprioritize nila ang pagre-rehire ng mga na-layoff ng mga trabahador. At yan ang isang problema na dapat talagang kamulatan ng lahat. At ito. Etong isa pang salik kung bakit marami mga estudyante na nag-graduate ng pandemic era 2020 to present ay hirap na hirap makakuha ng trabaho dahil hindi sila inihanda ng kani-kanilang mga paaralan pero hindi natin sinisisi ang mga paaralan ito sapagkat sila lamang ay sumusunod sa napakahigpit na mga alituntunin na sinet ng IATF para sa kaligtasan. And sinasabi natin na talagang mahirap nga naman kung palalawigin, kung hindi palalawigin rather ang mga skill set ng mga kabataan. Kaya mabuti na lang ngayon at unti-unti nang nabubuksang muli ang ating daigdig. At marami na ring taong lumalabas. Kaya this should be the opportunity this time for all schools to be able to train their current students to be ready not only for job readiness but also for career development, for holistic development, especially the personality and the mentality and the psyche. And of course, kinakailangan ding ma-develop ang kanilang morality and spirituality. Because what is wrong with our students these days? Ang problema kasi ay sa tuwing sila ay nakararanas, hindi naman lahat, sila ay nakararanas ng mga suliranin, sila ay agad-agad na sumusupo. Pero depende pa rin yan sa upbringing at saka sa exposure nila sa risks at saka sa mga pagsubok. At iminumungkahi rin dito pala ng isyung ito na kinakailangan ng mga paaralan talaga ay makatulong sa iba't ibang mga industriya. Kailangan may industry partnership upang ang mga estudyante, ang kanilang mga kurso ay naaayon sa kung ano ang available na mga hanap buhay, mga trabaho. At hindi ko sinasabi na ang trabaho ay masama. Mabuti ito, maganda ito. Ngunit, there should be alternatives such as entrepreneurship. Sapagkat kinakailangan din ng mga entrepreneur upang sila ay makaprovide ng livelihood sa kapwa Pilipino. At kinakailangan din na iwasan din ang diskriminasyon laban sa mga graduate. At sana sa mga kumpanya na mag-hire ng mga pandemic era ng mga graduate, mga high school graduate, senior high, at saka or college, dapat talaga pakaiwasan ang diskriminasyon. At dapat ding iwasan ang sobrang dami ng mga requisitos upang makapasok lamang sa trabaho, kahit na sabihin pang entry level. Sapagkat ang laganap na diskriminasyon talaga ay
isang mortal na kasalanan. At ito'y hindi nakatutulong sa ating mga kabataan. Bangkus, ito ay nakahahad lang sa kanila sa pag-angat nila sa career path, sa career ladder. And kinakailangan din talaga na unawain natin kung ano ang kinakailangan ng ano, kung anong kinakailangan ng workforce. At syempre, dapat mag-match doon ang curricula ng mga eskwelahan, lalo na sa senior high at saka sa college. At balik tayo pala doon sa career guidance. Ito ay kinakailangan na isagawa maaga pa sapagkat ito, nababahala ng ilang sektor, particularly yung Ibon Foundation na kahit papano may point din naman na marami pa rin kahit papano ang mga unpaid na nagtatrabaho. Kaya kinakailangan din talaga na ito ay lunasan. At ito ay nilulunasan in fact. We just have to be consistent. Hindi dapat ningas kugon. And I believe that the administration of PBBM will be consistent in ensuring that all Filipino youths have careers that will not give not only give them satisfaction in terms of monetary compensation, but also in terms of career growth, personal growth, and moral and spiritual development. And of course, community development, because it is needed. We also have to consider all other areas, lalo na sa pag-employ natin sa ating mga graduate. Ito, sinabi rin dito ni Joey Salceda o yung kongresista ng Albay na ang nakulang din ang mga estudyante sa job related knowledge o tinatawag na soft rather hard skills. Oo. At ito ay napapanahon na pagkamulat para sa lahat lalo na sa mga industry partner at mga eskwelahan na sana'y tulungan ng mga estudyante na matutunan ng mga teorya, hindi dahil ito ay requisitos, kundi dahil ito ay may relasyon sa mga job skills na kinakailangan nila, lalo na sa mga particular skills na kinakailangan sa bawat industriya. At alam nating lahat na nung pandemya ay talagang hirap na hirap ang mga mag-aaral na mag-develop ng job-related skills. At saka, dapat talaga na ito ay seryosohin ng lahat ng ahensyang involved. Kaya naniniwala po ako na sa panahon ng ating Pangulong Marcos, ito'y masusolusyunan. Bagamat hindi, kasi bilis ng inaasahan ng marami, ngunit tiyak ang solusyon. Sapagkat ang ating Pangulong Marcos ay isang taong consultative at siya'y collaborative. Kaya pasasaan, malulutas ito. Ayun. At sana naman ang ating education system, DepEd, sana ay ipagpatuloy pang-improve ng curriculum. At sana sa CHED naman ay huwag i-overload din ang mga estudyante sa kolehiyo at sa mga eskwelahan, huwag naman maging abusado sa pag-i-inject ng kung ano-anong mga subject. Dapat sinisiyasat din, ha? Sinisiyasat kung ano ang tiyak na kailangan ng mga mag-aaral na magtatrabaho na. At higit sa lahat, kinakailangan on a much deeper level, kailangang ang basic education ay talagang bigyan ng pagkakataon at bigyan ng panahon na ito ay mapaigting, na ito ay ma-improve for us to be on par with the rest of the world. Ito po si Spokes Jet saying good night for now. Maraming salamat po at tandaan po natin, nandito tayo para suportahan ang ating gobyerno at ipamalita ang mga magagandang gawa. At syempre, himay-mayin ang mga issue
na tiyak na mabibigyan ng lunas ng ating pamahalaan. Ngunit kinakailangan din natin na tayo rin ay maging bahagi ng lunas at hindi ng suliranin. Bago po ako magpaalam, nais ko pong sabihin sa inyo na walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo rin mga Pilipino. Kaya let us be good ambassadors of our country wherever we are at any given time. At maraming salamat sa Marcos family sapagkat naibabalik ang dating gloria at magandang standing ng ating bansa sa international community. Kaya Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos magpakailanman. Agyaman na kat Diyos niya ginakat ay ayatan kada kayo mga kabsat. Mwah! Good night and thank you very much Team Live and Team Replay. Mabuhay po tayong lahat at huwag tayong manghinawa na ipamalita ang magagandang gawa ng Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos. Muli ay maraming salamat po. Always be healthy and God bless you as always. Sweet dreams po. At sa mga nasa mga time zone na umaga or hapon, huwag po tayong magmimintis sa ating pagkain at huwag po tayong magmimintis din sa pagpapahinga.